Sa kabila ng iginiit ng DOH na wala pang community transmission ng Delta variant sa Pilipinas, tingin ng Okta Research Group posibleng nasa 2,000 na ang mga kaso niyan. Pero hindi lang daw natutukoy. Nasa frontline ng balita ngayon si Marian Enriquez. Gaano nga ba katindi ang banta ng Delta variant sa Pilipinas? Kung ang Department of Health ang tatanungin, wala pa rin daw ebidensya na mayroong community transmission ng Delta variant. So pinag-aaralan pa rin po ito lahat. Wala pa ho tayong sufficient evidence for this, but we will continuously monitor. While we are still collecting sufficient evidence to declare community transmission of the Delta variant, it is important that we already act as if there is already community transmission. Base sa datos ng DOH, 12 probinsya at syudad sa Pilipinas ang nakitaan na ng Delta variant. Sa Metro Manila, 48 ang Delta variant cases. Pinakamarami sa Las Piñas na may 14 na kaso. Sunod ang Maynila, Pasig, Malabon, Caloocan, Makati City, San Juan, Mandaluyong at Valenzuela. Sa buong bansa, 17 ang nagpapagaling pa sa 260 na total cases. Malayong malayo ang bilang na yan sa sinasabi ng Okta Research Group na posibleng pumalo na sa 2,000 ang mga kaso ng Delta variant sa bansa. Paano yan nangyari? Paliwanag ng Okta, limitado ang genome sequencing natin kaya posibleng merong mga kasong hindi pa natin natutukoy. Sa kada 8,000 COVID cases nga raw kada araw, nasa 100 lang ang nasasalang sa Philippine Genome Center. Posibleng nga raw na Delta ang dahilan kaya bumibilis ang hawaan ng COVID. There is now a replacement going on with the variants. I mean, that's a very likely explanation why the reproduction number is suddenly increasing. Noong mga nakaraang araw, ramdam na sa mga ospital ang pagdami ng mga nagkaka-COVID-19. Kinamusta rin namin ang sitwasyon sa mga crematorium dito sa Metro Manila. Sa Pasay Public Cemetery and Crematorium, kumonti naman daw ang mga bangkay na dinadala. Kung noong nagka-surge noong Marso, 25 kada araw ang kinikremate, ngayon 10 pababa na lang. Ayaw man daw nilang maraming mamatay sa COVID-19, pero nakahanda pa rin daw sila sakaling magka-surge na naman. Ngayon po sa bagong machine namin, isa't kalating oras hanggang 2 oras na lang po. Kaya malaking advantage po na sa mga pumipila na magpapakremate, mabilis na po ang pagpapakremate ngayon. Sa tala ng DOH, mula July 29 na 179 deaths, bumaba na ang kaso ng namamatay sa COVID-19 sa 48 deaths kahapon. Isa pa sa mga solusyon para maputol ang hawaan ng COVID ay ang mabilis na pagbabakuna. Kahapon, record high ang 673,652 na na-administer na bakuna. Malaking tulong din daw ang pagpapatupad ng ECQ. If we will not, no, we will not declare ECQ, some NCR, we will be next India. Indonesia, ma-experience po natin yan. So we consulted also the business sector. Ang sinasabi nga nila, if we will not do something drastic to disrupt the transmission, maybe we cannot recover anymore yung fourth quarter. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.